Ayon sa Sulu Genealogy, 10 taon matapos ang pagdating ni Makhdum Karim ay dumating ang isang nagngangalang Raja Baginda na mula sa Minangkabau, Sumatra. Siya ay dumating sa Buansa matapos ang sandaling pagtigil sa Zamboanga at Basilan. Siya ay dumating kasama ang ilang maalam at nagkaroon ng maikling labanan sa pagitan nila at ng mga katutubo sa Buansa. Nagad namang natigil nang malaman ng mga katutubo na si Baginda ay isa ring Muslim. Nababanggit din kung paanong ang mga nakatatanda ng Buansa ay nangalaga kay Baginda na maging pinuno nila ng mapangasawa nito ang isang katutubong prinsesa. Mainam na mabanggit ang ilan sa mga pinuno na sumalubong kay Raja Baginda ay mga apo ni Tuan Masyaika. Maaring sa unang bahagi ng 15 siglo, kasabay ng pagpapadala ng unang delegasyon ng mga pinuno ng Sulu sa Ming Dynasty ng China, ay dumating din sa komunidad sa Bawang sa Hulo, ang isang Arabong mangangalakal at mangangaral na may kasamang mga Muslim na Inchik na tinatawag na Hoyhoy sa Sulu. Siya ay tinatawag na Muhadum Aminullah. Ang Muhadum ay isang tawag din sa Makhdum. Siya ay nangaral din ng Islam. Noong 1450, si Shariful Hashim o Sayyid Abu Bakar ay dumating sa Buansa. Ang isang tarsila ay naglalahad kung paanong siya noon ay nasa Basilan at ang mga tao sa Buansa ay nag-anyaya sa kanya na tumungo roon at pamunuan ng Buansa. Ang ulat na ito ay nagpapahiwatig na namatay na si Raja Baginda dahil naiulat na pinakasalan ng Shariful Hashim ang byuda ng Raja nang siya ay dumating. Gayun din, hindi rin siya aanyayahan na mamuno kung buhay pa ang Raja. Sa isa pang tarsila ay naiulat na ang Shariful Hashim ay nanahan kasama si Raja Baginda at pinakasalan ng anak nito. Alinman sa dalawang ito, ang Shariful Hashim ay pinaniniwalaan na isang maalam na tao na may magiliw na ugali. Sa kanyang pagdating o sa ilang panahon matapos ang kanyang pagdating, siya ay itinalagang sultan. Naiulat na siya ay nabuhay ng 30 taon sa Buansa at maaring namatay noong 1480. Isa sa mga ginawa ng Shariful Hashim ay ang pagtatatag ng mga paaralan ng Quran o madrasa at nagturo siya sa iba kung paano magturo. Nababanggit din na siya ay nagpalaganap ng Islam sa mga tao sa loob na bahagi ng Hulo sa pamamagitan ng pagpapamuslim sa mga pinuno, pagpapaliwanag sa mga panaginip, pagpapakain sa mga bata, at pamimigay ng regalo. Ang pagmumuslim ng mga tao sa mga burol at kabundukan ay sumisimbolo rin sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng mga tao sa dalampasigan at mga tao sa looban ng isla. Ang Shariful Hashim ay nagpakilala ng mga institusyong Islamiko na politikal at may kinalaman sa pagsasabatas sa Sulu at pinag-isa niya ang kanyang nasasakupan. Sa kabilang dako, ang iba't ibang mga pinuno ng Sulu at ang kabuuan ng populasyon ay hindi tatanggap sa kanya bilang sultan, liban na lamang na sila ay mga Muslim na o ang karamihan sa kanila. Ang pangangaral ng naunang mga dumayo rito ng mga Muslim at mga misyonero ay naghanda sa pagkakatatag sa isang sultanato. Ang lahat ng mga sultan ng Sulu, gayon din ang mga dato ay pawang nag-aangkin ng pagiging inapo ng unang sultan. Walang sino mang magiging sultan liban na lamang sa siya ay inapo ni Shariful Hashim na isang Arabo na pinaniniwala ang nagmula sa Taif sa kasalukuyang Saudi Arabia. Kung pagbabatayan ng ugali at mga gawain ng unang sultan, ay maihinuha na siya ay isang fakih o maalam sa pagsasabatas at hindi isang sufi na kumikiling sa mistisismo na katulad ng mga Makhdum na naunang dumating sa Sulu. Interesante rin na mabanggit na ilang dekada bago pa dumating ang Shariful Hashim sa Buansa, may isang nagngangalang Sharif Ali na isang Arabo na nakapangasawa ng anak na babae ng Sultan Ahmad ng Brunei. At ang anak nila kalaunan ay si Sultan Barkat Ali at sila ay nagtaguyod ng bagong dinastiya. Ang mga alamat ay nagsasabi rin na si Sharif Ali ay nakatatandang kapatid ng Shariful Hashim. Dahil sa kukulangan ng detalye, ang ipinahihiwatig lamang ng mga alamat na ito ay mas matanda ng kaunti ang Sultanato ng Brunei kung ihahambing sa Sultanato ng Sulu